If you are an OFW or have friends and families working abroad, I got bad news for you. Lumabas sa isang pag-aaral na isa sa 20 OFW sa Europa, bangkarote o wala ng pera. Pero bagamat di matatawaran ang kanilang kontribusyon sa pagpapatatag ng ating ekonomiya, may ilan daw sa kanilang nagbabalikbayan na butas ang bulsa. Isa sa 20 OFW na kanilang na-survey sa Europa, bangkarote. Naniniwala ang ZB, hindi lamang mga OFW sa Europa ang dumadaan sa ganitong problema. Gaya ni Mang Leo, mahigit 10 taong budget officer sa isang minahan sa Saudi Arabia, pero ang sarili daw niyang pera, di niya nagawang mabudget ng tama. Familiar kayo sa picture na to, no? Ito si Juan Tamat, di ba? Pag sinabi natin Juan Tamat, ang iniisip natin ay isang tao na walang ginagawa sa buhay, hindi successful, tamad na. But for me, tingnan nyo malapit. Ako yun. No? Every weekend, I go to the farm, wala akong ginagawa. Walang alarm clock, no? Walang kailangan appointment na kailangan kong mag-attend. And I just read books, nasa hamak ako, duyan-duyan lang ako, because I work hard before becoming a Juan Tamat. No? So, ang visual ko sa Juan Tamat ay isang tao na very successful, na somebody who is free and rich and never have to work again. Lagi natin isipin na pag nagtatrabaho tayo, no, just like Juan Tamat, make sure that all our earnings, kailangan natin gawin yung ginawa niya. Hindi nyo ba alam si Juan Tamat, etong lupa na hinihigaan niya ay hektarya-hektarya yan, binili niya. Tapos, every time siya magtrabaho, every time siya may pera, nilalagay niya, tinataniman niya ng mga puno. Just imagine, for the past 10 years ginagawa niya, now, nakahiga na lang siya. Diba? Hinihintay na lang niya monthly na lumalabas yung bunga. Same thing with us, no? Since we work hard for the last 10 years of our life, right now, we just wait for passive income. Before becoming Juan Tamat, no, nagtrabaho kami ng for the past 10 years. We saved and invested all our income dun sa rental property at the same time, yung capital appreciation. So today, we have massive passive income na regularly pumapasok sa bulsa namin. When you're free and rich, you have the freedom power. What do I mean by freedom power? You have the freedom power of time. No? Once you're rich and free, you can spend all your time with your family and your loved ones. You also have the freedom power of travel. Kung gusto mo i-travel the buong mundo, you can do it. You can also have the freedom power na yung education. You can give the best education that your child would need. You also have the freedom power to help others. No, you can help charity, pwede ka tumulong sa bayan mo, na hindi mo na kailangan na pag-isip pa kung saan manggagaling yung pera. You also have the freedom power to contribute, no, to make this place a better world. No? So ngayon, ang tanong ko sa inyo, gusto nyo ba maging Juan Tamat katulad ko? I'll tell you how.